So ito naman yung ating third topic for cables and arches, yung cables with suspension bridge. So kagaya nung nung problem number 2 and 3 natin, or doon sa second topic natin ng cables and arches, na cables subjected to distributed load, ganun din yung gagawin natin dito sa cables with suspension bridge. So ito yung suspension bridge natin, truss. Okay, so gagawin natin dito, maghahati-hati lang din tayo ng segment. So, it's either hati natin tong part, ay kukunin natin tong part na to, okay? Yung segment DE, kasama tong truss na to. Or, segment EF, then kasama yung truss na to, okay? Anyway, pwede natin hatiin sa dalawang part yung truss natin dahil yung truss natin, yung connection nila is a pin connection, okay? So, dito, tingnan natin lahat ng mga unknowns. Sa reactions natin sa A, dalawa. So, this is AB. And this is AH. And sa ating C, this is a rocker. Therefore, this is reaction RC. Then, meron na tayong reaction sa ating parabolic curve, ay parabolic cable. This is TD. And this is TF. Pero since pantay lamang yung ating support na DNF, therefore yung ating TD and TF is equals. Okay? So yung ating TD, meron siyang vertical component, DV, sabihin na natin. And yung ating TF, meron din siyang vertical component, sabihin natin FB. And alam naman natin, doon sa ating parabolic curve, at alam naman natin sa parabolic curve natin, kung ano yung horizontal force na makukuha natin sa lowest point ng ating curve, siya rin yung horizontal component ng ating mga support. So, sabihin natin ito ay TE. Okay? So, therefore, this is also equals to TE. Ito naman, TE. Okay? Ayan. So, try mo natin kung i-consider yung whole structure. So, mamili muna tayo mag-moment tayo sa A or C. So, okay lang din naman na mag-moment tayo sa C. Okay? Kasi mamaya, pag kamoment na sa C, since dito yung nag-moment, ito yung tatanggalin natin. Then, i-consider natin yung ating segment DE. Kasi yung makukuha natin mga unknown sa C, pag nag-moment tayo, is itong mga to. Okay? So, sila i-consider natin mamaya. Okay? Or baliktad naman, pwedeng sa A. Then ito namin ko-consider natin. Okay, so try natin sa C. So summation of moment at C is equals to 0. Clockwise rotation is positive. So positive ang AB. So AB multiplied by 32. Then yung DB, iikot din. Tanggalin na muna natin yung resultant reaction dito. Kunin natin yung components niya. So DB multiplied by 32. Okay? Next, yung 8 kN iikot ng counterclockwise multiplied by 1, 2, 3. 3. Kasi yung spacing na to is 4 meters. So, kung 3 to, therefore, this is 12. Then, yung 5 iikot ng counterclockwise kaya negative. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 multiplied by 4 is 24. Okay? Then, yung TE iikot dito ng clockwise sa C na to. Tapos, yung TE na to iikot naman ng counter clockwise. So, magka-cancel lamang sila. So, mag-equals yung sa 0. Okay? So, pagsamahin natin to. So, 32 multiplied by AB plus DV is equals to, okay, pagsamahin na natin lahat to, 216. Okay? Kaya yung ating AB plus DV is equals to 6.75. Ayan. So, pwede natin gamitin ito as equation number 1. Okay. So, hatiin naman natin yung segment DE kasama yung truss between A and B support. Okay?